Kamusta mga tol? Paano ba ang diskarte ng pinakamalupit na Jollibee sa buong NBA? E tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Oh, ito na. Ang anak ni LeBron. Ito talaga mga tol. No? Ito talaga eh. Ito ang batang Jollibee. Bida ang saya. Isolation is life ito eh. Pero may dahilan naman talaga yan. 23.9 points, 3.5 rebounds, 6.2 assists, 48.5% sa field goals, at 41.7% sa 3 points. Yan ang mga tol, no? Yung 41.7% sa 3 points, mataas yan ha? Puro galing sa isolation pa yung mga yan eh. Yung unang discard nito, ito, tingnan natin to. Itong simpleng gulong na bunggo niya na yan. Ayan, ayan, no? Sabi po floater sa harap ni Bacols, pasok yan. May kasama pang foul. Ewan ko mga tol ha, ang lead kasi nito eh no, 6-2 lang to eh. Pero kapag bumunggo na siya ng ganyan, ang laking bagay talaga nagagawa eh. Kaya mga tol, no, yung gulang na yan, yung ganyang bunggo, kailangan nyo talaga matutunan yan. Pero yung sa play na yan, huwag nyo aaralin, hindi kayo magkakajowa dyan. O, oh, tingnan yung drive niya oh. Kinakain talaga niya yung space ng defender, di ba oh? Papunta talaga si defender eh. Normally kasi, yung mga nakikita nating drive, paiwas sa defender, di ba? Gumigilid eh no. Pero to, yung ganyan, gulang talaga yan eh. Yan, tungkap nga lang, mabilis ng karma eh. Oh, ito, tingnan nyo to ha. Nung naiwan niya si Balbas, eh no, yung talon niya, oh, papunta talaga kay Balbas, no, kukuhanan talaga ng polong walang niya eh. Pero mautak si Balbas, kahit yung mahaba Balbas niya, hindi sumabit, pero pasok naman yan. Dahil sa ganyang bunggo, mga tol, no, ang lakas talaga makakuha ng polo nito sa ganito eh. Eto nga, no, nung kalaban nila yung Jazz, graduate si Kadjot eh, walang nagawa eh. 5.8 free throw attempts per game, ayan, binunggo na naman si Kadjot, oh, tinawagan na ng foul, graduate si Kadjot. Kaya yan yung kinakain yung space ng defender, na pitatalo siya na ganyan. Eh talagang pag ganyan, tatama siya sa likod na ganyan. Paul naman si TNT dyan. Tapos yung pangalawa madalas gawin nito, eto pa floater na to. Eto talaga, napakadalas talaga niya gawin ito. Kung titignan natin yung shot niya mga tol, ayan tingnan nyo. Kita nyo, yung makalampas niya sa may free try, ano? Ang dami, di ba? Ayan, no, kulay verde pa. 76 out of 139. Yan kadalasan, yan yung mga para sa mga floaters niya. 54.7% mataos yun, no? O yan, dumrive siya dyan, nakalagpas ng konti sa may free throw. Uy, ganda rin sa photos, glow in the dark, oh, floater, yan. Kaya kayo mga tol, no, kung aspiring guards kayo, dapat talaga meron kayong ganito. Yun dyan, no, sa may pwesto na yan, kasi mga tol, madali ito masterin. Sa totoo lang, tira ko yan ganyan, eh, tirang takot mabutat ha, shoot naman. Kahit sa atin, di ba, kapag sumusok na yung depensa, ganyan kababa yung sentro kadalasan eh. So kung meron kayong floater sa ganyang pwesto, kahit maliit kayo, makakashoot talaga kayo eh. Buti na lang ako, 6-footer, natutulog kasi ako madalas sa tanghali eh. Actually mga tol, para sa akin ha, mas okay ang ganyan tira kaysa pa layup eh. Kasi yung ganyan, mahirap talaga bututain yan eh. At itong anak ni LeBron, sure ball talaga sa ganito eh. Basta makalapit sa ganyang pwesto, pa-floater na yan, shoot na yan eh. O yan, yan naman oh, yan naman yung gulong sinasabi ko. Kinakain na naman niya yung space ng defender oh. Pero imbis na i-layup niya, pa-floater pa rin yung ginawa. O ito pa, tingnan nyo. Nung nakarating siya doon, diba, yan oh, bigla siyang tumalon oh. Mabubututan pa yung ganyan, syempre, posible. Pero mahirap talaga, no? Mahirap sabayin yung timing yan eh. Kaya pasok na naman yan. Ito lang oh, ito lang nakita ko nabutang tasya eh, kasi iba naman. Ginugulangan niya si Mikal Bridges over troubled water. Eh tingnan nyo ginawa ni Mikal Bridges over troubled water. Nangyahaba na pangalan mo tol. Ayan oh, ginulangan din siya, sinaliya din siya oh. Kaya kahit binunggu niya, hindi man lang natinag eh. Tapos ayan, nakataas kagad yung mga amay, sana all, sana all. Ayun, baon sa pansitan, inaka. Saka ito pa oh, pero kasi dito mga tol, medyo nabitawan niya ng konti yung bola eh, no? Kasi nasundutan siya ni PJ Takin kasi eh. Kaya halatang tatalo na siya kagad dito, nasabayan tuloy yung talon niya oh, baon sa pansitan. Eto pa isa, yan o, ganda na naman ang defense ni Mikal Bridges over troubled water o. Pero hinilamusan yung mukha niya, yan o. Tapos siya pa yung foul, hanip ko na. O yan pa o, papunta na naman sa defender yung salaksak niya, diba? Yan mga tol ha, kapag na-master nyo talaga yan, sinisiguro ko talaga sa inyo, magkakaroon na kayo na kadin sa Valentine's kahit tapos na yung Valentine's eh. Tapos meron din siyang hesitation move na ginagawa kapag sumasalaksak siya, yan o, kita niyo yan o. Pero ang ganda ng lateral si PJ Takin, pero napikian siya dyan, nice. Yung ginagawa naman niya ganito, titigil siya panandalian tapos biglang haharurot. Tapos ayun yung paborito niyang floater oh. O yan pa, tingnan niya oh, titigil panandalian, di ba? Medyo tatagalid niya ng konti yung katawan niya kasi inuuto niya yung depensa. Sasabi niya, oh nakatagalid ako, ibig sabihin niya titigil na ako kaya tumigil ka na rin. So ang gagawin na rin yung depensa, akala niya titigil nga. Siyempre titigil din sandali yung depensa, magrelax ng konti eh. Tapos biglang mong iaharurot na ganun. Kaya mga tol ha, meron ba kayong ganyang hesitation move? Madali lang ito gayahin eh, pero syempre, kailangan yung practicein. O yan o, tingnan nyo na lang kung paano nyo ginagawa o. At itong anak ni LeBron, yung style talaga niya, tatagilid lang niya na konti yung katawan niya, tapos bigla siya nga harurot. Kahit ganyan lang yung gayahin nyo, okay na yan, maganda na yung ganyan eh, magkakajowa ka na dyan eh. O yan naman tayo, no, nanood lang eh, mag-like ka rin, hayop ka, perfecto sa nakita dyan eh. Now, yung pinakamatinding armas talaga nitong anak ni LeBron, eto, yung Jollibee time na yan, bida ang saya, tapos bigla dyan jumper o. Lahat ng uri talaga ng galaw, meron siya dito eh. Ayan o, tingnan nyo, step back jumper, sinapian ni Balbas, jumper, patay ka dyan. Talagang deadly yung step back nito mga tol, no? Parang ang dali-dali talaga ng basketball eh. Sobrang shooter naman kasi nito anak ni LeBron eh.
Okay, patingnan niyo, sabi niya, ah, dyan ka. Sige, atas ako dito ako nitira para malayo. Nice defense siya, TNT. Kaso lang, shooter talaga anak ni Lebron, patay ka dyan. Minsan pa, galing pa sa mga pihit yan, no? Tapos biglang i-step back, hanep, di ba? Patay ka na naman dyan, shooter yan eh. So dahil magaling nga siya sa Jollibee time, kadalasang ginagawa tuloy ni Knicks ganito, no? I-screen na lang siya para magkaroon ng switch. Ayan, tingnan nyo, oh. Nagka-switch kay Lori Mangkanor, tapos nag-Milo Be, sabay step back, panis ka, Mangkanor. O yan, ito, si Longhair naman to. Umi-step back na naman. Wala na nagawa si Longhair kahit mahaba pa buhok niyan eh. Swak na naman yan. At nung kalaban pa nga nila yung Nets, talagang puro ganito lang yung ginawa nila eh. Kukuha ng switch, tapos mag-Jollibee time na yung anak ni Lebron. Titirahan lang yung malalaki ng harap-harapan eh. Kasi doon yung laban na yon, yung tao niya, si Mikal Bridges o Voltron Water. Eh, napakagaling dumipensa nun, di ba? Kaya ang ginawa nila, kinukuha nila palagi yung switch. Tapos magkakaroon ngayon ng isolation at titirahan niya yung malalaki. Ayun, 40 points ang ulang yan laban sa Nets, no? 15 out of 21 sa field goal, konti lang sa blind. 6 out of 9 sa 3 points, harip talaga, mamaw, no? At meron pa tong ginagawang crossover step back na ganito. Yan mga tol, no? Ang sarap talaga gayahin yan. Kaya niya, basta lasing kayo eh. Simple lang naman to eh. Crossover mo tapos i-step back mo na ganito. Simple lang yan mga tol, na kaya yan. Basta dapat feeling shooter ka rin kahit di ka shooter eh. Kasi kunwari, gawin mo yung sa liga, magka-crossover ka na ganyan tapos i-step back ka na ganyan, sasabihin na nunod, wow, galing mo! Tapos tinira mo ganyan, feeling shooter ka, nice yan! Ay, puro-puro mo lang palang walang yan. O yan pa, oh, crossover step back, oh, hanip ka na, feeling step carry, patay ka dyan! Yung ganyan kapag nag-crossover kasi mga tol, kadalasan yung depensa akalaan yan, ay, nag-crossover? Sasalaksak malamang to. O yan, tingnan yung depensa, oh. Umaatras na siya, di ba? Kasi akala nga niya sasalaksak na eh, tapos ikaw naman nag-i-step back ka, kaya nagkakaroon tuloy ng separation. Ang kailangan nyo naman practicein dito mga tol, yung balansin na katawan nyo kasi galing ka sa crossover na ganyan, di ba? Pag sinet nyo na yung mga paan nyo, tumalun na, kailangan diretso pataas talaga yung katawan nyo, walang angle ha. Importante talaga yun kasi pag may angle ng konti, mas mahirap makashoot kapag ganun eh. Pero syempre, dapat shooter ka ha pag ginawa mo to ha. Kasi magiging walang kwenta yung paunang move mo na kapag create ka ng separation doon. Pero di mo naman na-shoot pagkatapos, itong kap yung tira mong buhaya ka. O, tingnan nyo itong anak ni Lebron. Pinapatumba yung bantay. Sigaw mananood, hanip! Tapos tinira niya, sigaw naman mananood. Hanip talaga, boss! Anak ni Lebron! Anak ni Lebron! Kasi mga tol, no, nakakaloko talaga itong crossover na to eh. Kasi kadalasan, ginagamit niya rin itong crossover na to kapag da-drive siya. Yan, kita niyo yun, no? Pabanda yan! O yan, ayan yung crossover, oh. Pwedeng pa step back, pwedeng pa drive. So, sinilaksak naman niya dito at ayan yung bunggo niya, oh. Tapos ayan na naman yung floater niya. Halo-halo na talaga, eh, no? Tapos meron pa yung pa-fade away na tira na ganyan, no? Sa medyo malapit, ha? Ayan, tingnan nyo, oh. Sumasalaksak, bumunggo, tumurn around fade away. Patay ko dyan, honip. Ayan, mga tol, nagigits nyo ba kung bakit mahirap bantayan to? Kasi sobrang deadly talaga ng kamay nito, eh. Kahit fade away, magaling to, eh, no? Pag sama-samayin yung crossover drive, tapos gulan na bunggo, tapos fade away pa na ganyan, kahit kapirasong espasyo lang, mahirap bantayan talaga to, eh. Tapos mga tol, no, eto ha, magaling talagang playmaker din to eh. 6.2 assists per game at 2 turnovers per game lang, no. So, 3.1 assist turnover ratio, mataas talaga yun ha. Pero eto yung parte ng laro niya na hindi talaga masyado naaklarin siya mga tao, no. Kasi kapag pinapanood mo to, una mo talaga mapapansin, ay, score talaga to, ang galing. Kahit nung nasa pumps pa nga to eh. Kaya siguro huwag na natin explain to, marami pang planchahin ngayon eh. At yung kaisa-isang problema lang talaga sa anak ni Lebron mga tol, no? Depensa talaga eh. Kasi talagang target siya sa depensa kasi maliit nga to, 6-2 lang to eh. So kadalasan, ang ginagawa ng Knicks, tinatago siya sa mga spot-up shooter kagaya ni Cam Johnson yata yan, tumatagal. Pero kapag tiniraan siya ng ganyan, wala na siya magagawa, no? Hindi man lang talaga siya aabot, maliit nga kasi eh. So malamang sa playoffs, kapag nakapasok yun sa playoffs, malamang makikita natin to, kukunin pala ang switch shot up sa atakihin to eh. So yun mga tol, no? Itong anak ni Lebron, talagang mamaw pagdating sa mga isolation. Kaya ang ginagawa palagi ng Knicks, kinukuha nila yung switch, tapos ayun, mag-a-isolation na lang sila sa anak ni Lebron. Kasi grabe talaga yung kamay nito, eh, no? Sobrang shooter talaga, eh. Kaya kahit di naman siya athletic, pero grabe naman siya manggulang, tsaka magaling siya sa floater, meron pa siyang fadeaway, magaling din mag-dribble, meron pang hesitation, merong step back, magaling pang kumuha ng foul. Pag pinagsama-sama mo lahat ng yan, ang hirap talaga sabayan nito, eh. Kahit nga ako, nahihirapan ako bantayin to nung mga bata pa kami kasi magulo talaga maglaro to eh. Isang volume shooter na mataas talaga yung percentage of field goals at 3 points, no? Kaya pati average niya talagang tumaas din. Last year mga tol ha, 16.3 points lang siya sa Mavs, pero this year, 23.9 points per game na eh. Take note mga tol ha, 26 years old pa lang to, gagaling pa talaga to eh, no? Tapos okay din yung passing niya, na hindi mo masyado napapansin, di ba? Pero yung depensa niya, yun talaga, wala talagang pag-asa doon, laylay talaga eh. Asintahan lang to, tinitirahan lang to ng harap-harapan kasi nga maliit siya eh. Pero ha, kung titimbangan naman natin yung mga naiambag niya sa opensa at depensa, lamang pa rin talaga yung opensa. Tingin ko mga tol, no, magiging superstar Margaret itong anak ni Lebron, no? Siguro pag mga 29 years old na to, no? Okay na panghimagas, maglayga yung mga hitter ng anak ni Lebron.